Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Itong ating almusalita sa araw na ito, November 22. Ang Ebanghelyo ngayon ay Luke 19:41-44. Ako po si Father Luciano Filoni mula sa Diocese ng Novaliches. Sabi ng umpisa ng Ebanghelyo ngayon, nang malapit na siya at nakita na ang lungsod, iniyakang ito ni Jesus. Kung nalalaman mo lamang sana sa araw na ito ang daan sa kapayapaan. Ang Panginoon ay umiyak dahil sa lungsod ng Jerusalem, dahil sa katigasan ng kanilang ulo, hindi nila alam na ang kapayapaan ay may daan. Na ang kapayapaan ay hindi lang isang bagay na biglang babagsak mula sa langit, na ang kapayapaan ay hindi tsambalang, na ang kapayapaan ay hindi isang bagay na ipinagdarasal o hinihingi lang sa Diyos, kundi nakalimutan nila na ang kapayapaan ay may daan, na kailangan dadaanan patungo sa kapayapaan. Kapayapaan ay final destination, pero kailangan ka dumaan sa proseso patungo sa kapayapaan. Kailangan mag-effort, kailangan lunukin ng maraming pride, kailangan magpakumbaba, kailangan lumapit sa tao na hindi mo gustong lapitan, pero alam mo na bahagi ng proseso ng kapayapaan. Kailangan baguhin ang iyong pananaw para makarinig din ng ibang punto de vista na hindi yon sa iyo, at tanggapin at hanapin kung ano ang maganda at totoo sa sinasabi ng iyong kalaban o ng iyong kaaway. Ang kapayapaan ay may proseso, at habang hindi ka dumadaan sa daan patungo sa kapayapaan, di mo makamit ang kapayapaan. Magandang tanungin ngayong araw na ito, ano nga ang mga hakbang na dapat kong gawin para makamit ang tunay at malapit na kapayapaan na gustong-gusto ng Panginoong ibigay sa akin. Maaring sa opisina, maaring sa trabaho, maaring sa pamilya mo, maaring sa sarili mo. Laging mayroong mga bagay na kailangan gawin ko para makamit ang kapayapaan. Tandaan natin, regalo ng Diyos at trabaho ng tao. Yan ang kapayapaan. Kung nagustuhan mo ang video nito, don't forget to pass it on. Punuin natin ng good news ang social media. And together, let's make the Word of God viral. God bless.